Kasi ang mga Pilipino reklamador. As in, napakaraming dahilan. Napakaraming dahilan. Kahit, ito ha, kahit anong gawin mo, bilang public official, sisitayin at sisitayin ka. Magre-reklamo at magre-reklamo ang tao. Oh, come on. Paulit-ulit na yan. Isipin nyo nga eh, napakaganda ng ginagawa ng gobyerno. Ang ganda ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Grabe ang reklamo ng tao. Kaliwat ka na. Alam mo, sa loob-loob ko, no wonder kung bakit tumanda siya talaga ng ganun. Kasi kaliwat ka na ng reklamo ng tao. Sigurado ko yung mga naan dyan sa mga barabaranggay na yan, yung kabanga kagawa dyan, sigurado ko araw-araw yan. May mga dadaan, magpipilit, lalabas. Tapos pag nagpilit lumabas, sasabihin nila, hindi kasi may ganito lang. Eh kasi, yung adaming palusot. Oh, come on, man. Yung parang namumuno ng palusot.com. Talagang ganun. Hindi kasi, ano, hindi kasi, hindi alam mo kasi ganito eh. Meron niya huli na eh. Diba? Meron niya yung huli na silang nagnakaw. Nakita na sa CCTV ang palusot. Hindi ako marunong yan, hindi ako yan. Oh, kaya come mo, on, man. Kita ka na eh. Yung lahat na lang ng ano, kitang-kita mo na, palusot pa rin. Parang yung mga politiko natin. Oh, alimbawa ito ah, mga reklamador. Bigyan ko kayo ng sample ng reklamador. Oh, itong dalawang to. Oh. Diba? Oh, nakakabahala. May dalang pangamba, pataas na nga ang pataas ang kaso ng COVID sa Pilipinas tapos parang okay lang sa IATF na luwagan ang travel restriction. Kahit kulang pa tayo sa safety net at sablay pa rin ang border controls measures natin. Oh, si Binay. Ito naman si Hontiveros. Habang punong-puno ang mga ospital, tama namang i-lift ang travel ban na mga naging priority ng administration. Ginawa na ng nilang laro para silang mga batang nagko-close open ng ating airport. Ito ah. Ang daming nagagalit dahil nag-close tayo ng border ng mga OFW. At yung mga nagagalit na yon, hindi ho yung nagagalit out of nowhere lang. Nagagalit sila kasi pangkabuhayan ho nila yung napigil. Ito mga senador, hindi alam kung saan nang gagaling ang gobyerno. Everyday, halos yung mga OFW na yan, hindi makauwi dito at hindi rin sila makalabas ay dahil sa lockdown o sabihin na nating travel restriction. Ngayon, pinaganda naman yung travel restriction policy natin, inayos naman, binuksan, nagre-reklamo pa rin. Nung dating... Yung dating sarado, eh nagagalit sila kesyo wala daw, bakit daw sarado, kawawa ang OFW. Ngayon naman daw, pag binuksan, nagagalit pa rin, reklamo pa rin. Kaya nga ako nagtataka, alam nyo, ito lang ha, mga kababayan, kung kayo iboboto nyo pa rin to, maawa naman mo kayo. Huwag nyo na ibalik ito sa Senado. Dahil sa totoo lang, tama si Pangulong Duterte. Walang ginawa itong mga ito kung hindi ngumaungaw. Alam mo, ang dami nilang pwedeng gawin bilang senador. Gumawa ng batas na makakatulong kesa sa ngumaungaw. Ang dami nilang pwedeng... alam mo, hindi ako nagbibiro eh. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample ha. Wait lang. Ito. Hindi sa inaano ko dahil gusto ko 'to si Senator Go. Ito si Senator Go. Kahit puno na ng batikos, kahit ilang beses nang binanatan at sinabing kasi tatakbo, asik ito, ganto. Ano ginagawa ngayon? Ito. Samantala, pinadaragdagan ni Senator Christopher Bongo ang mga health facility sa bansa, lalo na sa mga lugar na malayo sa syudad. Aniya, hindi kasi oh. Tingnan niyo yung ginagawa. Hindi yung, alam ko, syempre, Banat ba, hindi naman magre-reklamo yung kay Duterte. That's not the point. The point is, meron kang gawin. Kasi, ano kay, Senador kay, you have the ability and resources to help. Kesa sa umawa ka lang ng umawa dyan, batikusin mo lang batikusin ng gobyerno. Diba? Naging prioridad ang health facilities noon, kaya minamadali na ang pagtatayo ng karagdagang ospital. May ulat si Yuri Samonte.
Ipaprioridad ngayon ni Senate Health Committee Chairman Senator Christopher Bongo ang pagkakaroon ng mas maraming ospital sa buong bansa, lalo na ngayong nasa ilalim tayo ng mas matinding krisis ng COVID-19. Ayon sa Senador, tungkulin ng gobyerno na i-upgrade ang mga health facilities para hindi na rin nagsisisi. Kasi ang point niya dito, bakit Banat ba? Ano bang magagawa ng isang senador? Remember yung nilalakad niya na kinontra siya ng kinontra? Ano yon? I-renationalize. Kasi hinawakan ng mga LGU, local government, yung ilang mga ospital. Ano nangyari? Wala. Nga. Napitik. Nakulimbat. Hindi na paasenso. Kasi nga naman, hindi naging priority dahil di naman nila alam na magkakaroon ng pandemya, di ba? So ito, sinasabi ni Senator Go, gawa tayo ng batas na ibalik sa national government na lang yung mga ospital. Enuj Orilan Neda, maraming salamat po. Anong point ko dito? Ito yung simpleng, sabi ko nga hindi ito katalinuhan para maisip mo ito. This is just simple, plain, common sense. Ano ba ang problema ngayon? Ang problema ngayon, ospital. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na magpaparami ng ospital, madadagdagan ang kung ano man ang kailangan dagdagan? Ano ba? Kesa sa gumawa kayo ng gumawa dyan, at contrary, hindi ko sinasabing wag nilang criticize ang government. That's not my point. But my point, meron kayong ginagawa aside from talking? At ito ang matindi. Asa na ho yung mga kakampi ni Pangulong Duterte sa Senado? Mga animal kayo. Ulitin ko, yung mga kakampi, yung mga kinampanya ni Pangulong Duterte sa Senado na nakaupo ngayong 2019, asan kayo? Ha? Kilala nyo kung sino kayo, ha? Siksika ng mga may sakit at dagdagan pa ang mga health facilities, lalo na sa mga rural areas. Ako mismo, bumababa talaga ako. Nagbubukas tayo ng mga malasakit center. Na-experience ko talaga kung anong nangyayari sa baba. Napakasakit po makita ang mga pasyente na nakaratay lang sa corridors at hallways ng ospital dahil wala nang available na kama. Ang mga mahirap po nating mga kababayan ang pupunta sa mga pampublikong ospital, sana ay... Ay! Meron palang ginagawa, nag-iingay din yung isa. Diba? Sino ba ang mga kinampanya ni Pangulong Duterte noong 2019? Si Bato. Bato, musta na? Okay ka lang, sir? Si Tolentino, musta na? Okay ka lang? Yeah? Si Amy Marcos, di ba? Kinampanya rin yan eh. Kasama rin yan sa partido ni Pangulong Duterte eh. Hindi. Hindi partido na ano, ha? Tama! Partido niya tsaka ahog po, di ba? Asa na nga pala yun? Okay. Bumabanat. Bumabanat pa rin ba sa ano? Sige. Okay, tuloy ta. Pagbutihin natin ang serbisyo sa kanila. Ayon kasi sa Senador, karamihan sa mga ospital sa probinsya ay kinakailangan pang pumunta sa syudad at magbiyahe ng malayo. Yan ang napakasan... salamat Senator Gotka, inano nyo to, ha? Lang makapagpagamot. Madalas pa aniya ay nasa 1:4 ang ratio ng kama para sa mga pasyente. Even before the pandemic, napaka halagang request na uto ng ating mga kababayan dahil nga wala pong ospital dyan po sa bayan ng Limay at lumalakbay pa po sila ng mga 30 minuto para po umabot sa Bataan General Hospital. Kaya rin aniya nagkulang ang mga ospital at health facilities ngayon ay dahil hindi naman ginastusan at pinaglaanan ng pansin ang sektor ng kalusugan noong mga nakaraang taon. Kaya na magka-pandemic ay nagkagulatan aniya ang lahat na pilit namang sinusolusyonan ng gobyerno. Talagang habulan po tayo. Kaya kulang ang mga ospital, mga kama at equipment dahil hindi natin ginastusan agad ang ating healthcare system noon. Sa ngayon nga, kinakailangan natin magtayo ng temporary and makeshift facilities, tents, at modular hospitals para lang madagdagan ang healthcare capacity natin. Suportado rin ito ni Health Secretary Francisco Duque III dahil pinag-isipan na rin aniya ito ng DOH base sa Philippine Health Facility Development Plan. May plano na tayo. So doon natin titingnan, and essentially the funding requirement is something that we will give you the details, no? The sources of funds, whether it's going to be a complementation between
national and local government. Sa ngayon, pinamamadali na rin ng senador ang pagbibigay ng mga nararapat na special risk allowance sa mga health workers na nagtataya ng buhay sa paglaban sa COVID-19. So, nakataya po ang buhay nila dito. Bigyan natin sila ng kanilang matanggap. Sa totoo lang po, hindi naman nababayaran ng kahit anuman po ang buhay, no? Ngunit maliit na halaga lang po ito sa kanilang sakripisyo para sa bayan. Yunisa Monte, para sa bayan. Ayan, okay. So ayan na nga. Oh, sige, speaking of reklamador, ipasok natin itong medyo... May reklamador, ha? Panoorin natin itong isa pang napaka-reklamador. Okay? Pasok! Manipis na nga ang supply ng gamot na toxilizumab na para sa mga pasyenteng critical dahil sa COVID. May nananagaparaw ng presyo nito. Ang dapat hanggang 28,000 piso ang gamot. Pumapalo raw ng hanggang 100,000 piso sa ilang lugar. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Nitong Sabado lamang, nagpositibo sa COVID-19 si Pai David. Mabutit bakunado ang dalawa, kaya si Pai lamang ang ospital sa Guagua, Pampanga. May asma kasi siya at dati na nagka-pneumonia. Neresetahan siya ng gamot na tocilizumab. Pero wala na raw stock ang ospital kung saan siya nakakonfine, kaya nagpahanap siya sa labas. Nagulat ako, nakala ko mga worth. Nasa 5,000 lang, sabi ko, meron naman siguro akong pambili kahit 5,000 lang. Pero nung sinabi na nasa 50,000 to 100,000 doon na ako na ano na, ay ate, nakakahiya sa akong yung ganyan na nag-ask pa ako ng pambili na. Nakadagdag pa ito sa alalahanin ni Pai bukod sa gastos sa ospital. Na-insure ako na pahinga lang ako, kami bahala, hanapan ka namin. Pero kailangan ano, lumaban kasi... Maraming tao na tumutulong na nagbibigay talaga ng ano, tulong. Tsaka yung hindi ka pinapabasa, bayaan, sinusuportahan ka na. Umaban lang daw ako kasi matatapos din na kakayanan ko din daw yung COVID. Kailangan lang ano, lakasan ko yung loob ko talaga. Sabi ng gobyerno, kulang ang stock ng tocilizumab sa bansa. Kakaunting na lang yan. That's the problem. Pero may tocilizumab. You know, walang output ang mga manufacturing company. Although, meron na tayong kinukontak from Iran at saka inaantay din natin sa Pharma Wealth, yung isang pharmaceutical company sa Pilipinas na mag-i-import nito. Ayon kay Dr. Ted Martin ng Gat Andres Bonifacio Medical Center sa Maynila, sa mga critical na kaso ng COVID, ibinibigay ang tocilizumab. Orihinal itong ginagamit laban sa arthritis pero nakitang epektibo bilang anti-inflammatory medicine sa COVID patients. Pinipigilan ito ang cytokine storm o yung labis-labis na pag-produce ng immune cells na umaatake sa internal organs ng pasyente. Alulusawin niya to, no? Kasi talagang sisirain niya. Ito ang nag-cause ng inflammatory changes. Lulusaw yung baga. No? Kaya pag in-x-ray, makita mo puting-puti yung baga. Wala kang makitang itim. Yes, this will lead to severe, no? Sobrang severe to critical until patient will die. No? Si Pai, mabuti makakakuha na raw ng tocilizumab sa lokal na pamahalaan ng Maynila, sabi ng kanilang LGU. Sabi ni Dr. Martin, may mga tumataga nga raw ng presyo ng tocilizumab bagamat ang Gat Andres Bonifacio Hospital may stock pa ng gamot at sa Manila Health Center, libre makakakuha ang may gusto nito. Sa Maynila ito ha, libre daw, meron daw. Ulitin natin, meron supply. Okay, yan ang sinasabi, meron ha. Yeah, free. Walang bayad to. Kung may nagbebenta sa labas, hindi namin alam saan ang gagaling yan. 50,000 per vial. 13,000 hanggang mga 85,000 to 100,000. Pero yung si ate, may nag-a-allock daw ng 50, pero meron naman pala doon sa ospital. Diba? So ngayon, makakatanggap na siya mula doon sa ospital. Linawin natin yung facts, ha? Wait lang. Bayal, no? Ang Roche Philippines ang may permit galing sa Food and Drug Administration para magpasok ng tocilizumab na gamot para sa arthritis. Sabi ng kumpanya, nasa 15,000 hanggang 28,000 ang presyo ng gamot nila. Pero ayon sa Roche, asahan na raw ang shortage sa mga susunod na buwan dahil sa mataas na demand nito sa buong mundo.
Tinataasan na raw nila ang kanilang produksyon at tinaasan ng halos 5,000% ang supply nila sa Pilipinas para matugunan ang emergency demand dito. Ang mga stocks daw na nakalaan sa Pilipinas ay na-deliver o nasa mga ospital na. Depende raw ang supply kung mauubos agad ito ng mga ospital. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, may paparating na raw na stock ng tocilizumab ngayong buwan. Pero naghahanap muna ang gobyerno ng pampalit rito. Tulad ng barate sinib na meron raw sa bansa. Well, hopefully pareho, but since bago yung gamot, you really cannot, do not have enough data. Okay, so yan ang point dito. Meron naman pala. So linawin natin, ha. Konti, pero meron. Kaya nga po si ate ay nagkaroon. Diba? Sa Maynila ho yan. Malinaw. Okay, so palakpakan na sana natin yung Maynila.